Alam ko ho, maraming educators dito ho. So sinasabi ng ating education secretary, built-in doon. Yes, no, kasi kung mag-aral ka ng history ng Pilipinas, hindi mo maiwasan ang Kristyanismo, hindi mo maiwasan ang advocacies na sa Islam at saka sa ibang relihiyon. Nasa formal curriculum. Pero sa pakikitungo, ang mga teachers natin, atin ding palaging rinirmind na magpakita sila ng tolerance at sundin nila ang mandato ng United Nations na walang prejudice against any human being on the basis of religion. Ayun. Or gender or age. Yung ganyan, no? So sa ano ho, sa education, napakahalaga po, no? Kasi kayo, you handle formal education, no? Pero meron ding informal education sa pamilya, sa ganyan. Ano ho naman kaya ang pwede nating magawa? Kasi sa school, ito ang tinuturo. Sa kalye, sa bahay, iba naman yung nakikita. Ano po? Ako naman kasi, Cardinal, lumaki ako sa isang atmosphere ng ecumenism dahil ang aming clan, ang aming pamilya lamang ang Protestant sa United Church of Christ. Uh-huh. Lahat naming kamag-anak sa mother side, father side, karamihan sila Katoliko. Uh-huh. Pero we accept each other. Uh-huh. Oo, suppose, lumaki ako sa Siliman University, sa high school ako sa isang Protestant school, sa college sa Siliman. Again, tinuturo yung acceptance dahil ang Protestants hanggang ngayon, minority naman sila sa Pilipinas. So majority ng aming estudyante sa Siliman ay Catholics actually. So nandoon, nakikita yung harmony, yung pagsama-sama, yung search for knowledge. Tapos dala-dala din namin yan sa aming mga pamilya. Kaya hindi yan nagiging problema. Basta individual, person to person, kuminsan, basta pampasukan na ng kung anong mga issue, mga political, kuminsan magkaroon ng sigulot. Pero sa person to person relations, sa tingin ko, walang problema ang iba't ibang relihiyon, iba't ibang pananampalataya. Ang malaking nakatulong, kung naririnig natin ho, kaya sa kwento ni Secretary, ay bukod sa pag-aaral, you had in the home and in the school, personal contact, no ho, sa mga taong iba ang relihiyon at sa human relationships na ganun ay... At saka kasi ako, Bisaya ako, napakalaki, napakasignificant ang Muslim population. So, hindi sila stranger. Hindi sila kumbaga foreigner kasi nandiyan naman talaga sila for generations, no? Oo, Pilipino sila, kalaro, kapitbahay, kababata. So, okay lang, maayos ang aming mga relasyon. Wow, so maraming salamat po, ho. Babalik tayo sa inyo, yes, ho. Yes. Salamat, salamat. Palakpakan naman natin ano. At sa PCNE 7, pinayagan na ng Secretary of Education ang salitang foreigner. Mag-issue ako ng circular. Naku. Pamakta yung dalawa niya na Secretary. Year pa naman of harmony. Magkagulo. But thank you very much sa formal education, informal but real education in the home, in human relationships. Napakaganda ng binahagi sa atin ni Secretary Briones. No po. Punta na tayo doon sa katabi ninyo. No po. Hello po, Cardinal. Hello. Si Kirk Chester Damasco. Saan ka pinanganak? Sa Damascus? Sa Iloilo po. Kaya Iloilo. Maayong hapon sa inyo, tanan. Ayan. Meron bang mga taga Iloilo dito o Ilonggo speaking? Pakisigaw. Kirk, medyo nagulat din ako ha dun sa introduction sa iyo.
that you are the co-managing partner of Worship Generation, a brand of faith-themed merchandise. Wow! Ano ito? Could you give us an idea? Ano itong Worship Generation? At paano yan nangyari? Nung estudyante po kasi kami, Cardinal, nag-start kami ng business ng kaibigan ko sa school. Nagsimula kami ng mga school-based shirts for UAAP, for NCAA, mga ganyan. Tapos, as I was going through my journey in the faith also with my business partner, sabi namin, why don't we make naman merchandise that spreads messages of the faith? By merchandise, what do you mean? I mean shirts, jackets, stickers, mugs, tumblers. Because we wanted to, sabi namin, yung pananampalataya naman or faith is something which can be very relatable, something which can be part of our day-to-day life. And if we believe in it, we can share it to people without being too intrusive. Aha. Hence, we made it into items that we wear and use every day, like t-shirts, baller bands, and things that young people are very interested in. Ah, wow. So may oras para... Ba't niyo ako tinitignan ng... parang tinatakot niyo. I'm waiting for the next word. Natakot ako sa inyo eh. Parang yung Secretary of Education eh. Oh. Parang lahat si ng kabataan ang pinag-uusapan kayo, interesado ako eh. Parang lahat ng principal eh, nakita ko sa inyo eh. Parang tinititigan ako eh. Kasama na ang janitor. Kasama na ang janitor. Nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. Yung, di ba may oras para magsalita about the faith, yung ipaliwanag ko, yung tinuturo ng aking faith group, yung holy book, no, ganyan. Pero sinasabi mo ngayon, hindi lang sa ganoong formal teaching, doctrinal, kundi sa t-shirt, no? Opo, kasi nai-imagine po namin, kunwari, naglalakad kayo sa mall, tapos you're having a bad day. Pinagalitan ka ng nanay mo, nag-break kayo ng girlfriend mo, ganyan. And then you see someone wearing a shirt that says, God is good all the time. Or God's timing is perfect. Uh-huh. Now, hindi po namin malalaman yung effect niya right there and then. Uh-huh. Pero posible po na habang naliligo kayo, habang nasa jeep kayo, maalala nyo na, ay, oo nga no, sabi nung t-shirt, God is good all the time. Yun. So, posibleng maging source of hope yun or inspiration sa'yo. Tama, oo, no? Naglalakad ka lang eh. You are already proclaiming a holy and good message sa ano, no? Naalala ko si Bernadette noon eh, nag-ano nga niya, mga messages ng apps, no? Ganyan, no? Ganyan. Yung suot mo ba ay ganun? Opo, opo. May dala po ako para hindi po ako mag-model ba kasi ayaw nila eh. Yeah. Patingin nga ng ano. Wow. Nakikita ba? Wow. Hindi ko mabasa. Ano ba yun? Ganun pala. Sorry, Cardinal. Paano suot yan? Pag-enroll tayo ulit sa reading class. Ayan! Pina-enroll ako sa reading class. Nasabi ko na nga ba eh. Mapapahamak ako dito eh. Pakita mo pa. Nakikita nyo ba? Kung sino makabasa. Kung sino raw ang makabasa sa kanya na ito. Parang nababasa ko na. The way, the truth, the life. Di ba? Wow! Nakakahiya naman. Pero, salamat. Kompletuhin ko yung sinasabi yan. I am the way, the truth, and the life. And whoever believes in me shall have everlasting life. Oh, but aside from t-shirts, ano pa mga ibang merchandise? P-
pagkakataon mo na, mga gano. Meron pa dito, Cardinal? Meron pa. Joke lang po, wala na. Ayun po, aside... Teka, may permission ba tayong magtinda dito sa... Ayun po, dahil po yung goal ng worship generation is to make worship a lifestyle. Ibig pong sabihin na we want to make worship or the expression of worship as part of our day-to-day life. Our products are the things that people wear and use every day. So from t-shirts to mugs to jackets to caps to car stickers to pins to guitar picks to guitar straps. Uh-huh. We want to be everywhere. Yeah, wow. And ecumenical ka mo. Yes, yes. Uh-huh. Because we have very specific, at the same time, general messages that people who are in their respective faith journeys, pwede po silang makarelate. Kasi meron kaming, kunwari, malalaking designs para yun sa mga sobrang on fire, na bold about their faith. Meron naman na medyo shy pa or medyo gusto subdued. Kaya, maliit lang dito. And we try to cater to people who want to be young-looking or to be reminded of their youth or those who are more formal would like to have collared shirts and all of these things. Ayun, nako. May website ba raw kayo? Pwede po ba? Sige, nandito ka na eh. Meron lang po kami diyang store sa mall sa katabi. And you can check us out online. Aha. Eh, sabi, si Secretary, kinuwento niya na from her student days, sa family life, na-introduce na siya doon sa ganitong harmony. Ano. Eh, ikaw ba, paano ka naman na-introduce sa ganitong ecumenical outlook? Ako po kasi, galing po akong Iloilo, grade school, high school. I came here to Manila to study college. Ako lang po mag-isa from our family and from my school na pumunta dito. And when I was in college, there was a Bible study group that invited me every Sunday to attend. I didn't go there for the Bible study. Gusto ko lang po yung lutong bahay. Kasi po, nagsiserve sila eh. First few days, you buy your food. Ha? Tapos may bayad na later on. Pero, joke lang. Pero yung... What attracted me po, Cardinal, sa faith journey and the journey of ecumenism is the community, the fellowship. When people are there for you when you're homesick, when they send me home-cooked meals when I was sick, mm-hmm. when alam nila walang kasama pa ako nung first year, pag weekends, they would bring me to concerts and invite me to their houses. So yung goodness and kindness of those who were living out their faith, that was very attractive for me. Oh, wow. So magandang ano yun, ho? Community life. Parang pareho rin kay Secretary, no? Tapos yung gano'n na, nangungulila ka! Nag-iisa ka! Tapos? May pagkain. May pagkain. Ulitin nyo, Secretary. Sabi ko, sabi ninyo, nangungulila ka, malungkot ka. Kumain ka. Ayan, kumain ka. Oh, edi, oh, sabi nga nila, no, ang daan daw sa puso ng isang lalaki ay ang sikmura. Pakainin mo, edi ikaw ay nakuha rin sa pagkain. Pero beyond the food, no, the kindness, no. Ang ganda, no? Parang basic human need, no? Na lahat tayo nalulungkot, lahat ay naho-homesick, lahat nagugutom. Pag may nagpakita na you matter and they care for you, may religious experience din na nabubuksan. Salamat, Kirk, ha? Ayan. Hindi mo na pinakita yung ibang merchandise. Parang natakot na siya. Okay. Kabadong-kabado po. Nervous na nervous tong katabi ko. Kasi she's so used to interviewing people. Pero hindi siya sanay na siya naman ang nasa hot seat to be interviewed. I'll tell you why. Because you're my friend.
And so, when you ask me something, I cannot lie to you. Dahil alam mo kung nagsisinungaling ako. So, yun po yun eh. Baka kung pag-usapan namin, nagkukumpisal na ako mamaya dito, makalimutan ko, nandiyan kayong lahat, naririnig nyo pala kami. Oh. Yun po yun, yung mas nakaka-nervous for me. At yun ang mangyayari. trivia lang po. Si Bernadette po, ako po yung nag-officiate sa kasal niya at ni yung asawa niya, si Orange Aguinaldo. No po. Eh, sa awa naman ng Diyos, magkasama pa sila. No. Thank you, Lord. Opo. Now, Bernadette, so not necessarily focused on religion, pero ikaw as a journalist, TV personality, no, isang araw lang nakita kita reporting from Batangas, tapos meron ka pang show sa mga may sakit, health, ganyan, no? So, exposed ka sa human situations na may disharmony because of wars and calamities. Sa mga nakikita mong ganyan, no, ano yung una observation mo na yung paano hinahanap ng tao ang peace? Saan nakakahanap ng kapanatagan, ng peace? Ang lalim ng isip ko kasi minsan ho talaga yung tingin sa ibabaw na hindi mo alam kung anong nangyayari sa buhay mo. Madalas ganyan yung nararanasan ko sa mga nakikita ko po. Ayoko kong nagsasalita in public kasi it will really make me cry. Pasensya na po. Pero normally when I see someone, malaki yung question mark na hindi nila alam bakit nangyayari sa buhay nila. Kasi nandun ako sa calamity, nandun ako sa sunog, nagpupunta rin sa mga evacuation centers. Kasi sa sagip kapamilya po yung trabaho ko. So madaming malaking palaisipan sa kanila, bakit nangyayari to sa buhay ko? Mamatay ka ng anak, mawala lahat ng you cherish in your life. And yet, palagi kong bumabalik sa alam ng Diyos, nananampalataya sila. So even for someone who has no faith, papasok ko sa isang lugar na hindi mo po sila kilala at nakikita niyo po yung katatagan at yung hugot ng pananampalataya nila, alam mong may Panginoon o alam mong may Diyos na kumakalinga sa kanila. Kung meron man pong in question mark at hindi nakakakita ng pag-asa, parang layunin rin natin na sana makita nila yung pagmamahal ng Diyos sa ginagawa po natin. Yun. Yung pagyakap ng Panginoon. Sorry. Kaya ikaw ang gusto kong interviewin ni. Sinabi ko naman sa'yo, iiyak ako. Pero yun po naman talaga, di ba? Parang pag pumupunta po kami sa isang area, ang sinasabi ko, alam ko namang taga-bit-bit po ako ng tulong ng iba. Pero tulong po ito ng napakaraming tao nagmamahal sa inyo at nagdadasal para sa inyo. So, yun po yung pakay pag nasa field po tayo. Yes. And it's not journalism, ano, when you think about it. It's really sharing hope with everybody. Dapat hindi ako nag-makeup. Alam ko talaga magkakaganito yung mukha ko. Pero mga taong simbahan naman daw kayo, pagpasensyahan nyo na po yung mukha ko. Ayun po. So, pero okay lang. Okay lang kasi minsan may stereotype din ang karamihan about journalists, about media people. Alam ko minsan pag na kahit nandun kayo sa disaster, parang poker face kayo, parang reporter lang. Kaya nakakatuwa, how refreshing na marinig sa iyo na naaapektuhan kayo, ikaw, no? Hindi ka lang reporter. Yung mundong nakikita mo ay naiiyak na rin tuloy ako. Kasi yan din naman ho yung mga pinupuntahan ko sa Caritas eh, mga refugee camps, mga earthquake yung victims, no po, na talagang you cannot be bato na ang puso mo kung hindi ka maapektuhan. Ano? At maganda yung naano ni Bernadette na sa pagtatanong ng mga tao, Diyos pa rin ang kakapitan. Ano?
Diyos ang kakapitan. At saka po, when they realize that magmumove yung hearts ng tao to help them, na magugulat sila na merong tumutulong sa kanila, may mga anghel na pinapadala, it can really be some being out there. It's not just about mankind. It's really a miracle when people care. So, yun po. Ayun, ako. So, yung tulong ng kapwa ay an affirmation that there is someone higher being helping others. Pero tingnan natin sa pag-ikot-ikot mo, marami ka na rin nakitang disaster. Meron bang masasabi natin na disaster na ang tugo ng mga tao ay buhos, pero meron din bang mga disaster na parang hindi masyadong bumubuhos ang tulong? Ganyan, meron bang, pati ba sa humanitarian help, meron ba rin favoritism o may pagtatangi? I think ang napansin ko po, kapag nakaka-relate yung tao doon sa sitwasyon, mas mabilis silang tumulong. Halimbawa, yung Ondoy, marami pong nakarelate sa Ondoy kasi maraming taga Manila, marami hong bumubuhos na tulong. Yolanda, because it was very graphic din, maraming tumutulong. And earlier nga, nang nangyari sa Marawi, nagbunta rin tayo sa Zamboanga, sabi ko, bakit, yak na naman ako, bakit dito wala masyado tumutulong? Napaisip rin talaga ako. Sabi ko, ang hirap. And sabi ko nga, by the way, Father, sabi ko dati dun sa, dito lang sa Batangas, kasi question mark pa rin sa kanila, yung relief meron during the earlier stages. Sabi ko, hayaan nyo, ha-assignment po namin for people not to forget. Sabi ko, just for people not to forget and to keep on caring. Ang hirap. Mananawagan na ba ako dito? Total, baka umiiyak na rin kayo. Pero totoo po, mahirap talaga kasi madali tumulong kapag nandun yung buhos, marubdob eh, nakikita nyo sa TV. Pero pagkatapos po nun, ang hirap rin ituloy-tuloy. In fact, when you think about it, yung pagtulong, it goes a long, long way, all the way to rehabilitation. But people don't realize that until you keep on reminding them that a lot of people still need your help. So yun yung challenge. And even yun nga, as I said, we have to relate to the story. Siguro dahil iba rin yung Mindanao sa kinagisnan natin ng karamihan ng nasa Pilipinas, minsan parang siguro, parte na rin siguro yon because we do not understand what they are going through. Kaya role ng journalists for us not to forget. Lalo na kasi sa Pilipinas, hindi ka pa tapos tumugon dun sa lindol sa Mindanao. May Tisoy. Tumutugon ka pa kay Tisoy, may Ursula. Lipat na naman kay Ursula. Nung na kay Ursula na, nagtaal. No, kaya parang, so pwede ring hindi lang forgetfulness, kundi nadidifocus tayo all the time. Pero sabi mo nga, kung may graphic reminders, ay naaantig ang tao. At siguro bago tayo magpatuloy, yung paalaala ni Bernadette na yung tulong natin is a reminder to many people that there is a higher being that exists and that cares for people. Kulay itim yung luha mo, yung ganito gawin natin, paki-picture, baka pag-trending nga ito. Uy, huwag yung iba ilagay, baka alisin ako ng boss ko sa trabaho, ganito ang picture ako sa Araneta. Babaeng itim ang luha. Hindi, baka nga maitim nga, anong gagawin ko ngayon? Paputiin. Retouch. Pagpasensya nyo. Binibiro lang kita. Binibiro lang. Thank you, Bernadette. Maganda pa rin daw. Dito na ako magre-retouch dahil ayusin ko habang ini-interview ko. Wait. Yeah. Okay. Thank you, Bernadette. No po. And ang susunod po natin ay hindi na bago sa PCNE. No, si Honey, we call her Honey.
I think it's her nickname coming from by Rohaniza, yes, na Rohaniza Sumnad Usman. Yes, po. Na po. Honey, welcome back to PCNE. Thank you po, Cardinal. Thank you po sa mga nakasama ko noon. Maraming salamat po uli sa pagpunta po dito. And I'm so happy to be here again. Salamat. And okay lang po ba, Cardinal? Kasi baka may mga Muslim po tayong mga kapatid na nandito. I just would like to take the opportunity na batiin ang ating mga kapatid. Yes. A peaceful afternoon and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Which means may peace and mercy be upon you. Salamat, salamat. At yun na rin po ang greeting ng buong PCNE sa lahat ng mga kapatid natin na sa na Muslim, no po. At maraming salamat ha sa pagdating mo ulit. Papatahanin ko po muna. Para po sa kabatiran ng lahat, according to the introduction, si Hani po ay has a peace and harmony advocacy, yung Teach Peace, Build Peace movement. Pakibigyan mo nga kami ng orientation tungkol doon. Actually po, Cardinal, ang dami ko pong hugot kung paano po nagsimula ang Teach Peace, Build Peace movement. Grabe po yung ups and downs ko po sa buhay. Grabe rin po yung paglalakbay ko. Una po sa lahat, ang aking tatay ay isang Muslim. Isa po siyang Maranao. At ang aking nanay po ay isang Bulakenya. And siya po ay, nung na-inlove po siya sa tatay ko, ayun, doon po yung time na, yun, siya rin po ay nag-convert po to Islam. And sabi nga po, no, love knows no boundaries. Ayan. So, ganun po yung nagkakilala po sila sa Maynila. At ako po yung naging produkto. So, I grew up na kung saan po ay tinuro po sa akin ng mga magulang ko. Because all the family of my mom are all Christians. All the family of my dad are all Muslims. And pinalaki po kami ng kapatid ko na yung respect and love for every religion, kahit anong background, kahit anong religion pa, ang amin nakakasalamuha. I also come from a family of freedom fighters. Ang isa po sa aking uncle, he belongs to the top 90 of the MNLF. So sa kanya ko naman po natutunan yung ang storya ng ating mga kapatid na Muslim, ang mga kapatid nating Moro, no, sa Mindanao. So nananalaytay na sa aking puso, sa aking dugo ang advokasya para sa kapayapaan, para sa interfaith, para sa yung sinasabi nga natin yung community regardless of whatever religion. Isa pong moment din po sa buhay ko na hindi ko po makakalimutan, kaya grabe po advocacy ako po para sa mga bata, lalong-lalo na po dun sa conflict areas, ay ano po eh, nung 7 years old po ako, nasa Riyadh, Saudi Arabia po ako, and Gulf War po noon, Cardinal. And I know how it feels for a child experiencing war. Hindi po siya madali. Kasi nung 7 years old ako, tandang-tanda ko pa po nun na pag narinig na po namin yung malakas na siren, tatago po kami sa isang kwarto po ng bahay namin na kung saan ay puro plaster, puro plastic. Para nga po kasi at that time, baka daw po ang ipabagsak na missile ay may, kung chemical explosion, ay may lason. So, pag narinig na po namin yung siren na yun, magtatago na po kami dun sa room na yun. At tandang-tanda ko pa yung laging sinasabi ng mga magulang ko, wag kayong matakot, nandito lang kami. Pero alam niyo po, Cardinal, ang hirap nun kasi pag bumagsak yung missile, hindi namin alam kung buhay po ba kami. So kaya ganun na lang yung strength ko, yung faith ko, na hindi posibleng magkaroon ng kapayapaan sa mga lugar na akala natin wala ng pag-asa, akala natin walang kapayapaan. Kahit napakahirap, napaka-risky, kasi most of our areas are in the conflict areas. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa because of that kind of experience in my life. And then, nung nag-college po ako,
dahil nga po all throughout my life, I sariyad po ako lumaki, 2 years old hanggang 17 years old. So yun, I learned more about Islam, Arabic, ganyan. So I chose to study in a Catholic school. Kasi I wanted to learn more about the religion of my mom. And parang nakatatak na sa puso ko na I really wanted to prove na despite na magkakaiba tayo, marami rin tayong pagkakapareho, and yun yung dapat nating we should focus on that. Yung kasi kahit anong relihiyon natin, ang natutunan ko yung love for neighbor laging nandoon eh. Yung pakikipagkapwa kahit anong relihiyon po natin, nandoon po yun. And in this society na full of negativity, full of hatred, yun yung masarap na ipalaganap pa po natin regardless of whatever religion. So ganun po ako, ganun po yung naging paglalakbay ko. And even when I was nung time ko po, ako lang po yung Muslim sa batch. Saan Catholic school ka nag-aral? Assumption College. Meron po bang Assumption College dito? Parang wala po ata. Ayun. Asan po? Alumni doon yata. Ayun. Hello po! So, I studied in Assumption. And even if ako po isang Muslim studying in a Catholic school, mas na strengthen pa po yung belief ko na ang Muslim at ang Kristiyano pwede talagang magkasundo. Siyempre, may mga kaklase po ako noon. Lagi akong tinatanong kasi during that time, hindi pa ako nagko-cover ng buhok. Pero hindi rin ako nagsa-sign of the cross. So tinatanong po ako ng mga kaklase ko, ano ba yung reliyon mo? Honey, ano ba yung reliyon mo? So sasabihin ko, Islam. Islam ang aking reliyon, isa akong Muslim. So ang lagi pong sinasabi sa akin ng mga kaklase ko, so Muslim ka, so dibidi-dibidi. Oo. From first year po yun, tuwing, kasi may mga kaklase akong bago, pag minsan may mga subjects akong bago, so meron ako nakasalamuang bago. May mga times na, minsan nagjo-joke na nga ako eh. Sabi ko, hindi lang naman DVD, pero din naman. Pero, umating sa point sa buhay ko, na sabi ko, ano kaya yung pwede kong gawin? Ano kaya yung pwede kong iiwan sa aking Assumption family para ma-bridge yung gap na yon? Na ang hindi lang isipin ng aking mga kaklase, ng aking mga kaibigan sa Assumption, na ang Muslim, pag sinabing Muslim, equivalent to DVD sa Green Hills. Yung po kasi yung laging Tama, stereotype, caricature na. Stereotype opo. And may mga ganun akong experiences, and every time na may makakakilala rin sa akin, even now as a professional po if I have speaking engagements, sasabihin sa akin, sigurado ka bang Muslim ka? Kasi ang naisip pala nila pag Muslim, maitim, and even my husband, you met my husband, Cardinal, di ba? Yes, ang asawa po niya, medical doctor. Opo. Uh-huh. Yeah, even when it was his first time sa ospital ng Makati, kasi siya yung first Muslim doctor doon. Tapos tinatanong talaga siya, he's, di ba, puti po niya, di ba? Maputi rin. Maputi. Tapos, at saka nasa isip nila lagi, pag Muslim, bakit wala kang punto? Ganon. So yung mga stereotype na meron nga po about Muslim. And habang, yun nga po, from yung Assumption na experience ko, and I even, yung thesis ko sa Assumption was geared towards, Assumption and Madrasa education in the development of human values. Kasi, kasi gusto ko nga pong ipakita na marami tayong similarities. Saka alam niyo po ba yung naging conclusion ko po sa thesis? Ang nandun po ay one of the big factors na kung bakit meron daw tayong prejudices, biases, it's because of yung the lack of knowledge that we have with one another.
And that really struck me kasi sabi ko, gusto ko hanggang sa I became a professional and then I got more exposed to different conflict areas. Tapos nakita ko rin yung plight of the children in the conflict areas. Lalong-lalo na itong mga batang to, hindi naman po nakakalabas sa community. So yung the need to show them an alternative way in response to the different forms of conflict and violence na meron sila sa kanilang komunidad is very much important. Ayun, hanggang sa nag-resign po ako sa trabaho ko, kinausap ko po yung asawa ko, sabi ko, mahal, hindi ako sasweldo ng mga ilang buwan, at gano'n, o ilang taon, hindi ko alam, pero I just know that this is God's calling, this is Allah's calling for me, Allah's mission for me. At yun, tinatag nga po yung Teach Peace, Build Peace movement, and ang aming mission is to make every Filipino child and youth a peace hero. And what we do is we impart a culture of peace, a culture of dialogue amongst our younger generations. Our focus is on children, but we capacitate different sectors po. Teachers, youth leaders, community leaders, para po maging peace educators in their own ways, in their own spheres of influence. Yun po. Ay, nako. Yeah, si Honey. So, mula sa kanyang mismong karanasan na sa conflict sa during the Gulf War, and then yung faith, and then sa education hanggang yung discernment of God's calling for her, kaya mahal wala muna akong sweldo. Ikaw muna ang sumweldo. Ano? Yeah, at kasi po Cardinal, meron po talaga sa buhay natin na yung gigising tayo tapos parang may kulang. Aha. So dumating po ako sa punto na yun. And kahit mahirap, sige, I think nagkaroon lang po ng mga different signs and then nagpray talaga ako about it. And sabi ko, Ya Allah, Dear God, kapag nag-resign ako, bigyan mo naman ako ng strong message na this is what you want for me. And when I resigned for my job, which is peace and development work pa rin naman po, I got some calls na kung saan yun yung, for me, strong message na eto yung gusto ko para sa'yo. Tutulungan kita kahit mahirap. Wow. Wow. Salamat, Honey. Ayan, umiiyak na rin. Sige, ikaw naman ngayon ang magano. Ay. Yung makeup ko. Sige, secretary po. Pwede bang magdagdag ako ng comment? Kasi hindi lamang ang pinanggalingan ng education na isang bata o isang tao sa formal education, napakalaki ng role ng mass media. Ang yes, mass media, yes. Nagsispread ng prejudices. Yes. Not only sa Muslims or other religions, but to other regions in the country. Pagkatapos, tayo, Pilipinas, kasi Cardinal, 7,100 islands tayo. So, kaya yung degree of prejudice and intolerance varies. Yes, na in places yes. Like Luzon, na historically, yeah. Talagang may mga conflict issues hundreds of years ago. Pero compare mo naman sa Mindanao, walang ganon. Yes, yes. Sa Visayas, walang ganon. Feel mo naman yan. Oo. Pati sa, as I said, sa pagkain, mga etc. At saka yung sa schools. So, ang Pilipinas, halo. Yes. Mayroong puno ng prejudice. Mayroon namang tolerance. Yes. Ang challenge sa atin, talagang buuhin natin yung Pilipinas para isa yung ating paningin. Amen. Yes. Oh, talaga. Totoo po yun. Kasi naalala niyo po yung mga balibalita dati about Maguindanao Massacre, about ISIS, about violent extremism. We got, lagi po kaming tinatanong about it if sa Islam ay tinuturo yun. And it's also, pag yung mga ganong kasing informal gatherings or kwentuhan, it's our one way of informal dialogue. Yes. Diba? Imparting yung, opo, para to bridge. Dialogue din. Yes po, opo. Yeah.
Oh, maraming maraming salamat sa iyo, ha? Yan. O ngayon po. Palagay ko. Naghihintay lang yung iba dyan, sisigaw na naman. Aha. Hihimatayin pa raw. Meron bang ano dyan? Meron bang first aid dyan? So, we welcome again si Robin and Mariel. No po. Magandang hapon po. Pwede po ba akong bumate? Hello, Madlang people! Hello! Salamat doon. Oo, ready sila. Parang may iba pa ang ano, ha? Meron, oo. Ngayon ho, we, from education to merchandise, media, and peace, and ano, no ho, we go to the family, the home, no ho? Kasi pwedeng magkaroon ng inter-religious dialogue sa school, sa formal seminar. So, pero itong si Mariel at si Robin, yung kanilang dialogue ay sa bahay. Araw-araw, no? Inter-religious dialogue between a Muslim husband and a Christian Catholic wife. Take it away. Paano yun? Anong pakikwento nyo? How is it having two religious beliefs in one home? First of all po, His Eminence, we just want to thank you so much for this opportunity. Sobra po kami na natutuwa nung inibitahan kami na maging part nitong talk natin today. Thank you so much for today. Kasi we feel, ako, parang normal lang. Normal lang sa bahay, hindi siya issue, never siya naging issue. It's normal, it's... Siguro kung paano kayong lahat sa mga bahay ninyo, ganun lang din po kami. Parehas lang. It's just that we have both. For example, Pasko. Tayo, we have Christmas. So, I still put up a Christmas tree. Sila naman, they have the holy month of Ramadan. Nag-Eid al-Fitr sila, yung Pasko nila. We also have that. So, it's... Masaya, dalawa yung celebration, di ba? It's, oo, dalawang regalo, two times nagkakaroon ng regalo. So, wow. The more the merrier talaga. Dalawa din ang New Year, lahat talaga, dalawa. Pero, so masaya po siya. But the nice thing is, never siya naging hindrance for us. For example, Robin would be the one to drive for me to go to church. There were times na kunwari po, Holy Week natin, siya yung magre-remind sa akin, bakit ka kumakain ng karne? Di ba dapat seafood lang? Siya pa yung magre-remind sa akin. Maraming beses na ganun. Or kunwari, di ba aminin naman natin, minsan talaga pag Holy Week, yun yung time na nagbabakasyon tayo sa, nagpupunta tayo sa ibang bansa, siya yung magre-remind sa akin. Huwag ka muna naman magpo-post na masyado kang nag-e-enjoy kasi sa panahon ngayon, patay si Kristo. Siya pa yung magre-remind sa akin. Diba? Ganon siya. Pero at the same time, ako din naman po. Kunwari, Ramadan. Nire-remind mo siya. Yeah, kunwari, Ramadan. Sa Ramadan, nagpa-fasting sila. May time nakikifasting po ako. Wow. Ah. So, you know, I would join him and he would join me. And there was really, it was never really a problem in our house. Uh-huh. Ang dami ko na pong nasabi. Baka naman may gusto kang masabi sa kanila. Meron ka pa bang masasabi, oh, Robin? Sumayin niyo po ang kapayapaan sa lahat po. Sumayin niyo rin. His Eminence, katulad po ng sinabi ng aking mahal na asawa. Kiss mo na, babe, para. Naniniwala po kasi kami, tayong lahat, po, ang Diyos ay pag-ibig. Kailanman, hindi siya magiging author ng confusion. Hindi kailangan makagulo ang pag-ibig natin una sa Diyos at sa bawat kapwa-tao.
ang religion, yan yung nagbubuklod sa atin. Siya yung bridge para magkaintindihan tayo. Kanina nga po sa briefing, sabi, meron bang compromise sa inyo? Ha? Nagulat ako. Walang compromise sa amin. Kasi pag sinabi mong compromise, may diferensya yung isa amin. Hindi eh, walang diferensya sa kahit anong religion. Ang importante po dito, we study our religion, we practice our religion, we love our neighbor. English po yun. Paki-Tagalog na. medyo ano eh. Po, kasi, pakiulit nga po yung tatlo. We... Mahirap pong ulitin na yan. We know, ano, we study, we Opo, know. Pag-aralan po natin yung religion. Kasi kami pong dalawa ni Mariel hanggang ngayon, pinag-aaralan po namin yung katulad po dati, nagpupunta po kami sa Vatican pa. Kasama ko po siya, sinuportahan ko po siya, sinama niya po ako, nakapasok po kami sa Vatican, pinag-aaralan po namin yung Catholicism. Ganon din po siya. Pag nagpunta po kami sa Singapore, nagpunta kami sa ibang bansa, sumasama din po siya sa akin, pinag-aaralan ko din ng Islam. Kasi sabi nga po nila, di ba po, ang knowledge is cradle to the grave. Yeah. Hindi natatapos yun. Mm-hmm. Hanggat buhay tayo, dapat dire-diretso ang pag-aaral natin, lalo ang patungkol sa Diyos. Yeah. Kasi yeah, infinity yan. Oh. Ano po kaya ang Tagalogin yung infinity? Baka pa Tagalog yung infinity. Walang hanggan. Ano yun? Parang kotse yata yun eh. Infinity. Yan. Yung mensahe niya, aralin ang inyong relihiyon. No? At aralin din yung relihiyon ng iba. No? Kasi minsan, katulad niya na lumalabas kanina, yung mga prejudice natin sa ibang sa tao, sa ibang religion, ay hindi naman nakabatay sa knowledge, hindi nakabatay sa ano yung totoo tungkol dun sa religion. At aralin, isabuhay, mahalin ang religion. Tama ba yung ano? Opo, ikapit natin, pilitin po natin na ikapit natin sa bahay natin unang-una. Kasi mahirap po yung, mahirap din yung mahirap salita ng salita. Pero pagdating naman sa bahay, nagbabatuhan kami ng plato. Napakahirap naman po nun. Opo. Kaya, kailangan sa bahay mismo mag-umpisa, yung sinasabi natin, change begins with me. Yun po yung ano eh, hindi mo pwedeng iintahin mo yung change sa kabilang tao. Yung ano nga po, Cardinal, yung bilang peace advocate, we always look into yung bilang inspirasyon, yung different faiths, different traditions of our own faiths. Yung nabanggit nga kanina, no, yung ang religion natin ay pag-ibig. That's very true. When I got to study more about different religions, lahat ng reliyon na meron tayo sa mundo, meron dong love, may mercy, may compassion, and meron lahat yung pagkikipagkapwa-tao. Talagang kailangan... Kung ano man ang relihiyon mo, alamin mo talaga yung relihiyon mo at isabuhay. At sorry po. Yung aking lalamunan. Opo. May t-shirt na ako, wala namang tubig. Meron ka ba diyang tubig na holy water? Ayan. Opo. Ayan. Thank you po. Opo. Ay, nako. His Eminence, meron lang po akong gustong idagdag. Opo, sige po. Yung sinabi po kanina nung aking mahal na secretary, partner ko po si mahal na secretary, lagi po kaming umiikot sa iba't ibang lugar, pinopromote po namin talaga yung inter-religious dialogue po talaga, magkasama po kami. Idagdag ko lang po yung, sana mga mahal kong kababayan, ihiwalay natin palagi ang religion sa politika. Yeah. Ang linaw-linaw na sinabi sa Bible yan, ibigay natin kay Caesar yung kay Caesar. Ibigay natin ang kay sa Diyos. So, ang sa Diyos, wala pong kapantay yun. Dapat lagi po tayong babalik sa Diyos. Yung kaguluhan sa Pilipinas, puro politika po yan eh. May kinalaman sa mga makapangyarihan, sa lupa, lahat. Kahit kailan, wala po yung kanilaman sa religion. Ang religion dito sa bansa na to, kahit bumalik po tayo sa history, ang mga Pilipino ay religious na tao.
dumating Indochina, nagdala ng Buddhism, nagdala ng Hinduism, nagdala ng Islam, nagdala ng Catholicism. Lahat po tayo religious, lahat tayo multicultural, lahat tayo interreligious. Huwag po tayong magpapaloko sa mga politiko. Yun lang po. Yun lang nagpapagulo. Wala na akong idadagdag. Mga kapatid, nakita ba ninyo ang mga puso nila? No po. While they were coming from their expertise and different parang areas of life, pero nakakatuwa, very spontaneous ang sharing. Kita nyo, nangusap sila mula sa puso, mula sa kanilang karanasan, mula sa mga nakatutuwa at nakalulungkot at even traumatic experience, pero ngayon ay nagiging daan para sa pangangarap at pagkilos para sa isang mas magandang mundo at mas magandang Pilipinas. I'm sorry po, pero kailangang matapos ito. Alam ko nga gustong-gusto pa ninyong makapagbahagi, magkwentuhan, ano ho. Pero may pagkakataon pa po. Bilang pagtatapos po, fast talk, no, fast talk in one sentence, ako ngayon ang magmumukhang supervisor, hindi lang principal, supervisor kay secretary, no po. Use the two words peace and unity in a sentence. My goodness gracious. Everyone, every human being wants peace. But we always say peace is a period of rest between two wars. Sana dadating ang panahon na wala nang war. Peace na lang talaga. Pero makamit lang natin yan kung tayo ay mag-unite. Hindi tayo watak-watak, hindi tayo nagsisiraan. Magkaisa tayo, isang pananampalataya lang tayo. Wow, salamat po. Paragraph yun, oh, paragraph, hindi sentence. Not following instructions. Bagsak na ako. Hindi naman, hindi ko. Mataas ang grade, I forgive you. Joke lang ho yun, oh. Of course. Oh, Kirk, tignan natin yung merchandise mo. Kirk, use the words youth and salvation in a sentence. Pwede po ba magbenta na lang? pwede rin. Salvation po that our religion offers is the biggest and the greatest gift that we have. And young people like me, like all of us, we all want gifts. We all want to receive many things. But I hope that as we grow in our faith, we realize that the biggest gift of all is the gift of salvation, love, forgiveness that our religion offers. And last, Cardinal, alam ko paragraph ito. The major movements po, if we study history, the major movements of the world in our country happen in universities or in the youth. That's why we are thankful for Secretary Briones and for our church that it gives special importance to the stage of life where the youth is most moldable and most capable to be shaped. So thank you very much po. Thank you. One page na yon, Cardinal, hindi one paragraph, one page. One page na nga, oho. Nagsimula kasi kayo eh. Na, ayan. Sinunda nila ang Secretary of Education. Pama. Det. Kumbaga
Nakalibro na ako. Ah, wala kang, hindi nila narinig yung banta mo. Yung, sabi ko, libro na ang sasabihin ko. Hindi lang one page. Oo, paragraph, page, libro. Nako. Oh, Bernadette, the words for you are faith and human. Have faith in humanity. Believe in the goodness, in your own goodness, and in the goodness of man. Always. Because God is in us and with us all the time. Wow, okay. Thank you. Bernadette, hindi lang man. Man and woman. Man and woman daw. Hindi lang man. Sorry gender, po for gender, that. Gender, man. Repeat. Have faith in humanity. Even okay na ba? Okay na ba? Humanity. Humanity. Ayan. So, salamat. Oh, salamat talagang may mga nagko-correct na mga papers dito. Wala raw sa dictionary. salamat, Adet. Si Honey, youth and peace. Youth and peace. If we want peace in our nation, then we have to invest in nurturing a culture of love, a culture of peace in the hearts and minds of our youth. Dadagdagan ko po. Oo, sige. Dadagdagan na. Bakit po yun napaka-importante? Our young people are very much exposed to negativity in our society, in this world. Gawin po natin yun para sa henerasyon na to at sa susunod pang henerasyon. And in that way, we can have peace in our nation. Maraming salamat po. Wow, salamat. Salamat po. Yan. Si Mariel. Yes. May pinili ka ng... Oo, at saka parang hirap naman sundan nun sa'yo. Ang ganda naman nun. O, pang Miss Universe eh. Ano ka naman, Miss International. Yes. Ang pinili ni Mariel, the word ay heart. Yes, at napakasimple lang po. One-liner lang po talaga. The heart chooses no religion to love. Oh. Of course. Si Sir Robin. Pwede po bang sana lang ang sumagot? Ito. Please use the word dialogue. Dialogue. In a sentence. Oh. Wow. sentence po, sentence. Without dialogue, there is no understanding. Yeah! Di ko na po datagdagan, hanggang doon lang po. Ay. Nasiyahan ho ba kayo? Yes, ano ho. Masaya. Basta nag-uusap. More pa. Sige, bukas meron pa. Pag heart to heart ay talagang malaki ang nakikita nating pagtatagpo ng puso sa puso. No? At nagpapasalamat tayo sa ating mga dialogue partners sa hapong ito. Secretary Briones, maraming salamat. Kirk, maraming salamat. Bernadette, salamat. Honey, salamat. Mariel and Robin, maraming salamat na po. Salamat po. Teka muna. Pagkatapos po nating narinig itong mga makabagbag damdamin na sharing,
inaanyayahan po namin kayo. Sana wag kayong mag-uwi agad, no? Mga in 10-15 minutes after this, we will have a concert for peace. Concert for peace. No po. At alam ko yung iba baka kailangan na umano, pero kung hindi naman nangangailangan, please stay and participate in this cry to the heavens and to the earth for peace through song, through the arts, no po, and let it be our common prayer for peace po. So maraming salamat muli sa atin pong mga panauhin. Okay ba lang ho sa inyong magpa-picture tayo? No po, ayan. Salamat po. Thank you very much, Cardinal Tagle, and to all our guest panelists, Secretary Briones, Kirk Damaso, Bernadette Sembrano, Hani Usman, and Mariel and Robin Padilla. Thank you for the very inspiring heart-to-heart session. Again, we invite everyone to stay as we prepare for a celebration of faith through our Concert of Peace featuring Lara Maige and Ms. Ramon, to name a few. And of course, we will be serenaded by no less than our dear Cardinal.